How about sa love life? Open ba silang mag-ano? Open ba sila sa iyo sa mga crush nila? Ito hindi eh. Ay, sa iyo pala naturo. At ito medyo may napalayo kasi siya doon sa minamahal niya, no. Kaya medyo, wala. Sabi mo. Wala. Ito kasi ako nga hindi ko alam eh na na-booking lang siya ng mami niya na kapitbahay pala nila yung kapitbahay ba o ano? Same school lang. Oh, same school. Pero taga doon din, malapit sa ano, kunyari ka pa. Wala. So, medyo masakit sa kanya dahil kailangan ko, bibigay na, hindi ba siya bibigay? Kung baka, ako, doon na siya sa akin titira kasi medyo lumayo. Yung long distance sila, Metro Manila lang din. Kailangan din mapunta. Si Ice naman, siya yung pinaka, hindi rin vocal. Kasi nagdudula siya, best friend daw niya. Pero sa lahat ng best friend, may I love you sila na yun. Nadulas din eh. Tsaka tanong kong ganito eh, ano sabi ng ano mo? Di ba best friend? Ano yung sabi ng girlfriend mo? Okay naman po. Sabi sa'yo, hindi best friend, girlfriend. Yung mga ganyan. Sige, gusto kong tanongin si Ice. Ano na ba ang advice na nibigay sa'yo ng daddy mo about sa love life? May isang time po na broken-hearted po ako. Tapos, pumunta po si daddy sa kwarto namin. Tapos, nakita niya po ako umiiyak. Tapos, ayun, lumapit po siya sa akin. Tapos parang kaibigan mo lang na gaganuin ka, tapos ano nangyari, parang ganun. Tapos yung tumatak po sa utak ko, yung sinabi niyang na okay lang magmahal ng sobra. Pero huwag yung sobra na sa point na wala ka ng pagmamahal para sa sarili mo. Kailangan mo magtira ng pagmamahal para sa sarili mo. Ang sarap sa feeling na talaga namang nagkikinig pala na, tinitake pala niya. Oo, kala mo parang wala sila naririnig, oo, no? Pero nakatatak pala yun sa kanila. Oo, kasi based, ako naman, yung sinasabi ko sa kanila, ina-advise ko sa kanila, hindi naman dahil sinabi lang din sa akin, o dahil may bumulong lang sa'yo, o nabasa mo lang sa Twitter, o ano, hindi. Yung sinasabi ko sa kanila, yung sinashare ko sa kanila, base yun sa na-experience ko. Kasi pinagdaanan ko na yan eh. Ayokong pagdaanan nyo na masasaktan kayo. Correct. Hanggat mare, yung sakit na yan gusto ko sa akin. Mm. Ako lahat dapat umaccept yan. Kayo. Pag magulang talaga, yes, to the world. Kasi syempre, nag-propose na si Mr. Erwan. Si Mr. Erwan kay Anne. Ito naman si Billy. Nag-propose na rin kay Colin. Kailan ba namin makikita na mag-propose? May pressure ang isang ba, Vhong Navar? Mayroon ba? Wala kaya. Bakit mo nanginginig yung baka? Hindi. Ayan, kaharap natin ng anak ko. Di ba? Dalawang anak ko. Siyempre, nanggaling na ako sa mami ni Bruno. Galing na ako sa mami ni Ice. At kinasal kami ng mami ni Ice. At na-annulled na rin. 8 years ang inantay para mangyari yung annulment. Kasi sabi ko nga, ayoko na magkamali muli. Respeto ko yon sa nanay ni Ice. Gusto ko lang siguro, that time, baka lang hindi pa yung panahon para sa amin dalawa. Sinasabi ko sa kanya, importante, mahal ka namin. Sinasabi ko sa mami mo, mahal ka namin. Kumbaga, siguro, itong bagay na dumating sa akin si Tanya, isang malaking blessing na ito yung katapat ko. Ito yung pag nakita mo tumingin sa iyo, kakatakutan mo na. Yun, para makuha ka sa isang tingin. Oh, baka hindi pa, double look ulit, dalawang tingin. So, kumbaga, sabi ko, kung nag-round one na ako sa mami ni Ice, na si Bianca, gusto ko sa round two. Wala nang round three, wala nang round four. Gusto ko, round two pa lang, knockout na. Tapos na ang laban. Oo. Yun na yun. Yes. Pero ang tanong namin, boto ba sila? Si Fredriek at saka si Ice? Boto? Boto. Boto ba sila? Boto ba sila sa minamahal mong si Tanya? Ay, mabuti. Ikaw sumagot. Bruno. Oo naman po. Pag sabi mo ng Tanya, sabi niya, yan. Nag-smile niya sa'yo. Ay. Ice? Yes, Ice. Botong-boto po. Yeah. Ano eh, kasi sobrang mahal sila ni... Alam mo, mas lagi nila nakasama si Tanya. Mas lagi pa nga sila nag-open up kay Tanya kaysa sa akin eh. Ganon sila ka-close.
sa kaita niya. So kaya wala akong... Talagang pag sinabi yung boto, ang sagot niya alam ko na agad, boto talaga sila. Oh. Kaya tama din naman yun, Vhong, no, na kailangan planuhin mo na. Kasi galing ka na doon. So, wow. Pero totoo yun. Totoo yung sinasabi ni Carla. Kasi syempre, galing na tayo dito eh. Correct. Galing na tayo dito. So hanggat maaari, yung susunod na daan, eh dapat patag na. Diretso na. Oo. Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Para maging updated kayo sa Magandang Buhay. For more videos, just click the i button.